Yo. Ito nga pala yung mga kalaro natin sa friendly ano lang to, friendly game for basic idea ano sa stock engine, rider 150. Stock yan lahat, naka ano, naka rim set lang. Hindi totoo yan. Susubukan natin. Bola lang yan. Yung pinagkaiba ng takbo ng stock sa PCC ano. So salamat sa tropa natin na nag okay sa pag-invite natin. Oh, mamaalam ka na sa tropa mo. Ay, mamaalam. Bumati ka na. Binabati ko lahat ng kapatid ko dyan. Kahit wala akong kapatid. Oh, sige. Subukan ko muna to. Oh, ayun mga ka-red light. Susubukan natin, patakbuhin muna yung stock na stock nito, no? Kung kaya tumakbo ng 130 kph, ano? So, titingnan natin yung pagkakaiba ng 130 kph ng stock sa 130 kph ng PCC, ano? So, para maliwanagan ng lahat, ano? So, this video is for basic idea lang, ano? Kasi marami din sabi, bakit daw mag-upgrade pa? Kaya naman daw tumakbo ng stock ng 130, 140, or whatever, ano? So, malalaman natin kung ano ba yung pagkakaiba ng gap differential ng power and speed, di ba? Ng upgrade. So, samahan nyo ko. Tara, subukan natin yung stock engine patakbuhin, okay? Tara. Ayan mga ka-red light, ano? Nakita nyo? Kita nyo yung video kung gaano ko kahaba kinukuha yung 100 kph to 130 kph, ano? So umabot siya ng halos 500 meter ko siya nakuha. So kung gagawin ko yung sa PCC, madali kong kunin yung sa loob lang ng 300 meter, ano? So madali yung 130 kph. Pero ayun, okay naman siya, diba? Kahit stock, pero yun ang pagkakaiba ng gap differential niya, no? So hindi na namin nasubok yung aking motor sa motor niya kasi namalya yung motor ko. So ayan, namalya yung motor ko. Pag piniga mo, nalulunod siya. So ginawa ko lahat ng tono, di ko alam kung ano nangyari, baka sumingaw yung valve. Kaya next time na lang siguro, ano? So, merong tatlong factors kung bakit nasisibak ng stock at upgrade ng motor, ano? Una, sa driver, ano? So, kahit malakas yung motor mo, kung mahina naman yung load mo, masisibak ka lang ng stock, ano? So, pangalawa, sa upgrade. Sa pagkaka-upgrade ng motor mo. Kumbaga, nag-upgrade ka, pero parang wala din naman nangyari. So, imbis na bumilis, parang dati lang, di ba? So, pangatlo, sa weight differential, ano? So sa driver, kung mabigat yung driver, malaking factor din yun, ano? So ayun mga idol, yung tatlong factors na yan kung bakit sisibak ng stock ang upgrade ng motor. So thank you sa inyong lahat and salamat sa lahat ng aking subscriber, patuloy nyo pa rin supportan yung ating YouTube channel. Thank you.